Pati siya natin ang ating mga kasalanan na pamuling karapat dapat tayong gumanap sa banal na pagkilo. Inaamin ko sa mga pagkiriyang Diyos at sa inyo mga kapatid, minuba ako nagkaasahan sa isip, sa lita, sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasabi ko sa mahal ng Diyos Maria, sa lahat ng mga merong mabalal, at sa inyo mga kapatid, ako'y panilangan sa Panginoon ng ating Diyos. Awaan tayo ng mga pagkiriyang Diyos, manawaan tayo sa ating mga kasalanan, at magbayad tayo sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan ka. Panginoon, kaawaan ka. Kristo, kaawaan ka. Kristo, kaawaan ka. Panginoon, kaawaan ka. Panginoon, kaawaan ka. Ama naming makapagyarihan ng pagkaloob ng gabi magkaming kailanman ng kalusugan ang nagalingan sa ating katawan ng karuman. Pagunta ka na sa pagdalangin na laging pereng si Santa Maria ang mahal, kami na may mahango sa habis ng kasalukuyan, at makinabang sa kalagatiyan walang natapusan. Sa pamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa na ang God. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Judas. Mga pinakamamahal, lagi ninyong tandaan ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang paghahabag sa inyo. Kahabagan ninyong tulungan ang mga nag-aalit langan. Sagatin ninyo ang nasa apoy. Ang iba naman kahabagan ninyo. Ngunit mag-ingat kayo. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan. Sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magpasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na aming tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo, Panginoon namin, sa kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noon, una, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking pinasasabi ka, Panginoon, ikaw lamang. Aking pinasasabi ka, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang buhaw kong kaluhay, tanging ikaw yaong hangat. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang luna. Aking pinasasabi ka, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuwaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw ang buo'y namasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa'y sa buhay, kaya ako'y magpupuri, ikaw ang pagpupulan. Panginoon, ikaw naman. Habang ako'y nabuhay, ako'y magpapalaya.
may kunin ng hataas. Itong aking kaluway, kakain may kasiyahan. Magagalat na umawi ng papuring iaalay. Yan ay maliwanag na yan ay itinalaga
bilang bahagi ng demokratikong pamamaraan ay makita po natin ay galing sa tao. Kapangyarihan ang gagaling sa tao. Authority coming out of the people. Yung po kahit na po yung iba pang mga uri ng gobyerno na hindi demokratiko ay bagamang mayroong yung iba ay yung central committee galing pa rin sa tao. Pero yung pinag-uusapan natin dito ay kung ito ay galing sa Diyos. Ito yung katanungan kasi na nais na bigyan ng pansin kung ito ay galing sa tao o galing sa Diyos. Hindi yung sinagot ni Jesus kasi ayaw din niya ng sagutin. Yung tanong niya kung saan ang gagaling yung kapangyarihan na ipinahayag ni San Juan Bautista. Sabagat sa kaisipan ay pinamanig ko ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi kung sasagutin rin ni Jesus yun, ay hindi rin nila maunawaan. Kasi yung tanong niya mismo ay iniiwasan nila. On what authority? Kaya rin po, bahagi ng ating pag-ilos na pinamamanig ko natin, sabi nga po natin ay maging maliwanag sa atin. Napakahalaga kasi yung autoridad. Saan ang gagaling yung kapangyarihan? At sa atin po, maliwanag na ito ay higit sa lahat ng gagaling sa Diyos. Sabi nga natin ay ang salitang ginagamit natin ay anointed. Pinahirap ng Diyos. Kaya napakalaga rin po no? Sa mga yung pagkatalaga ng mga kasabi ng mga membro na maging paliwanag na may pamanig namin kasi bakit? Para may pakita na ito hindi na talaga. Hindi lamang mo tungkol sa mga tao, kung hindi mismo tungkol sa mga kumikilos, na maging bahagi ko sa atin ang kontugod na ginagawa natin ito, higit sa lahat, ay sapagkat sa otoridad na galing sa Diyos. Kaya mahalaga po yung tanong on what authority. Anawa po, yung ating pag-ilos ay tunay na maging kaaya-aya sa harapan ng notoridad na ipinagkaloob nito. Kaya po minsan yung tao, ang maunawaan din natin, na yung mga elected officials, minsan, no, kasi authority come from the people, kaya pinapaganda nila yung pangalan nila. Kasi yung authority nila yung kanan sa tao. Kaya yun ang binibigyan nila ng pagkapahalaga. Pero kapag yung authority na nagagawa sa Diyos, ay kahit na hindi na gusto ng tao, ay kinakailangan pa rin namin ipakilala, ipaalam. Kasi yun yung turo ng Diyos na ipinamamanhin sa pamagitan ng simbahan. Maaaring hindi ito aya-aya sa harapan ng mga tao. At yun po yung nawa ay makita ko natin. Kaya bahagi yun ang pag-ilos na maging maliwanag, lalo-lalo na ngayon, no? Na ang darating na bagong presidente ay mukhang inimikal sa simbahan. Pero yung paanyaya niya pinabahay ng buhay na palimaliwan. Our authority comes from God. At dapat yung ating itinuturo ay yung turo na ipinapahayag
ng simbahan. Bagaman may mga pagkakataon na ang mga kumikilos ito ay mayroong kapulangan. Hindi namin pinatanggi yun. Pero dapat ay maliwanag sa ako na tayo kumikilos sapagkat pinili tayo ng Diyos. At yun yung pagiging lakas mismo ng ating gawa. At ito yung isa natin sa harapan ng punong ito ka. Sabagat sa oras na hindi ninyo alam, pagkwad na authority, kaya yung ginagawa yung mga bagay na yan, magugulo. Magugulo ang buhay ninyo. Kaya, itinulong natin sa harapan ng punong ito at pagtibayin natin na yung aming pagkilos ay isang pagkilos na galing sa Diyos. Sa pamagitan
Bukod mong pinagpalang pagiging ina ng Jesucristo, ang mahal na bereng na pupuri na gagalak sa iyo, ikaw ang gumawa ng kanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa kanang dakilang buhay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Ilingap mo ang mahal na bereng bilang iyong abang-alipin at iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa nakumuman lulubos namin. Kaya may isa ng mga anghel na nagsisiyawin ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang misteryo ng pananampalataya. Pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi na lahat ng mga pumanaw
Awaros ka at nabuhin sa iyong kaliwanagang gawaan kanina pati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang mangas kay isa na maaanap kayo ng Maria nila ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, ni San Martin de Porres at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwag nawa namin ang pagpupuri sa karanahan mo sa pamagitan ng manam na aming Panginoon. Jesus Cristo. Sa pamagitan ni Cristo kasama niya sa kanya lahat ng karanahan mapuri sa iyo, Diyos ang mga pangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawala. Thank you.
mapapalag ang mga inaanyayahan sa bigin ng Kordero. Panginoon, hindi ako nakapagtama na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama namin mapagmahal sa pag-isalo
ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkabarangan namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa kanya ay magpaging dapat na aming pagtingkuran ang pag-anak sa kaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawa ng hangga. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo. Taglay ang pag-ibig ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you.
Ayun, nagtanong.